na ako. Kamusta pong lahat? Go, ma'am. Okay naman po. Masaya. Ayan. Excited. Ayan. So, I'm sure, ayan. Excited pong lahat dahil, yan, no, another week po and napakarami po nating mga learnings, no, especially po sa mga naka-attend po ng leaders call ngayon. Sino po mga naka-attend po kaninang umaga? Ayan. Pwede po mag-thumbs up. So, sino po yung mga naka-attend po sa ating leaders call? Ayan, of course, Ma'am Jay. Ayan, si Sir Ayi nandun din. Okay. So, yun po, no? So, ang... Ayan. Kita na po ba, Ma'am Jay, yung screen? Yes. Opo, Ma'am Hides. Okay na po. Kita na po. Okay po. So, yan. So, yung task po na naka-assign sa akin ngayon is about the leaders call po, no? Yung ating... tinatawag na re-echo. So, but before that, no, gusto ko po munang i-share, no, ano po ba yung importance ng leaders call, no, especially po sa ating mga bagong members na nandyan po or mga bagong mga attendees like yan si Ma'am Donna, yan sino pa po ba, si Ma'am Celia. Ayan, so ano po ba yung importance ng leaders call? Sinasabi sa atin ng ating mga leaders, ng mga sponsor ninyo na attend ka ng leaders call, no? Bakit po ba? Yan, every, ano po yan, Monday to Friday. So, kung nasa UAE po tayo, nag-start po yan ng 6 a.m., no? Maaga po ba? Ayan. Alam ko po, no, na sobrang aga po niyan for us. No, ako rin po kasi before, talagang hindi po ako morning person, no? So, yung 6 a.m. po, na start ng leaders call ay talagang maaga for me. And hindi lang po yun, di ba? Alam natin, na before 6 a.m. kailangan natin mag-login, di po ba? So kami po, no, magla-login na kami the night before para sa kinabukasan, no, pagising namin like around 5 a.m. So babantayan na lang natin, no, kasi minsan malalaglag ka. So yun, maaga siya, but no, na-realize ko, no, personally, napaka-importante ng leaders call. Bakit po? Because, ayan, yan, sabi po dyan, surround yourself with those on the same mission as you. No? So tayo po bilang IMG member, we have the same mission, no? Ano po ba yung mission natin? Of course, una-una for ourselves, for our family. Gusto natin mabago yung ating financial life. Gusto natin ma-achieve yung mga dreams natin for our family. Ano pa? Mabayaran yung utang, makapag for good sa Pilipinas, no? Marami tayong mission, marami tayong why. Di po ba? And kapag po kayo ay nasa leaders call, no, talaga pong makikita nyo, no, there are 1,000 participants all over the world. Nandun po yung mga big leaders natin, mga yung ating big three, di ba? So nandun po yung mga tao na may same mission natin. So we need to surround ourselves with those people, di ba? Kasi doon marami tayong makukuha mga learnings, marami tayong mga inspiration na makukuha doon. And yung sharing po ng bawat isa, doon mo makikita na, ay, hindi lang pala ako yung nag-iisa. Diba? So, yan. And, yan sabi, surround yourself with what you want to become. Diba? So, tayo po, no, we want to become leaders. We want to become wealthy. Diba? So, kailangan, yun po yung mga madalas nating kasama. No? Of course, we have our coachings. Ito, sa ganitong oras po, no? And we have our meetings. But, of course, for me, leaders call is one of the very important meetings po na dapat nating attendan. Okay? And yan, sa mga hindi pa po nakakaalam ng story ko, ako nga po ay isang product ng leaders call. No? So ayan po, nandyan ang aking sponsor, si Ma'am Faye Flores. And yun po yung ginamit niya na tool or way para po ako ay magising. No? So ako po ay... Well, last year pa naman, 2019, no, nag-start na po yan na i-share sa akin ni Ma'am Faye. But of course, dahil hindi ko nakita yung mission and the vision of IMG, so nung nag-join po ako, naging member ako ng June, hindi ko pa po yan agad ginawa. Okay? Hindi ko pa po shinare yung ating mission, hindi ko pa inaral yung ating business. Because, it's not because hindi maganda, it's not because I don't trust my friend, Ma'am Faye, but because hindi ko pa nakikita yung vision. Hindi ko pa nakikita ano bang meron sa IMG. But when, no,
yun nga, ginawa ni Ma'am Faye na technique. Yan, maybe you can use that also. No, nag-overnight po yan sa amin, sa bahay namin. And as early as 5:30 a.m., no, maingay na po siya. Yung kanya pong leader's call ay hindi po siya naka-headset. Talagang naka-speaker siya. So, 5:30, di ba, doon maririnig natin yung kanta ng ano, ng yung theme song natin. So, parang for me, that time, no, medyo nakakairita. Sabi ko, ano ba naman to, ang aga-aga. But of course, dahil siyempre, bisita pa rin siya. So, of course, kailangan kong bumangon. And, ayan, noon na, nakinig ako sa leader's call, nakita ko. And that's the time, no? Doon po nag-umpisa ang lahat. Hindi na po ako tumigil na umattend ng leader's call. No? Kumbaga, yun po yung nagiging recharging station, yung leader's call. No? Kumbaga, napakaraming learnings. Kahit minsan po, no, baka na-experience yung paulit-ulit. Diba? Pero, everyday po, meron at meron kayong makukuha na na learnings, no? Kumbaga may isang line kayong maririnig na makakapagpabago ng ano ba, pananaw ninyo, no? Makakapag-fuel up sa inyo. Kaya po it's very important, no? Especially po sa mga new members natin. Ayan, sa mga, and especially po, no, lalong-lalo na po sa ating mga leaders, no? Ako po before, no? Minsan talagang tatamarin ka rin, no? Especially pag maaga, and I feel that, no? Pero every time na ma-realize ko bakit yung mga members ko nasa leaders call, I need to be there also. Hindi pwede na sila nandun and ako wala. So as a leader, we need to step up also. Yun po. And ayan, so sabi nga po natin, we need to walk the talk. So kaya po, napaka-importante po yun. Gusto ko lang pong i-reiterate talaga yung importance ng leaders call. Because ayan, kung hindi, kung alam ko po mahirap, no, kasi ganun po ako before nung nag-work po ako. Yan kami ni Ma'am Faye nung nag-work pa kami. Mahirap talaga pong gumising na maaga, no, masarap matulog. And yun na po, before IMG talagang ang work ko po ay 8 a.m. and I will wake up at 7:30 kasi malapit lang po yung work ko. And ayan, talagang ano lang, sakto lang po yung oras para mag-prepare and para po yun travel time. But yan, nung nakita ko with IMG, nung naka-attend na ako sa leader's call, no, talagang nabago po yung aking mindset because sabi ko, I want to change something sa buhay ko. Kaya sabi ko, I need to do this. Ayan. So, yan po yung sa leader's call natin. Kaya po, yan, it's very important na umattend po tayo. Okay? And yan, sa mga hindi po naka-attend kanina, yan. So ang topic po natin kanina sa leader's call is about the psychology of workshop number 4. So ang ating pong speaker dyan is si Miss si Ma'am Rosie Sardido from Tagbilaran, Bohol, no? Isa sa ating mga EVC. So dito diniscuss niya ano ba yung psychology ng workshop 4, no? Bakit ba napaka-importante po, no? Especially for our new members na maka-attend po nung ating workshop. And of course, no, yung mga hindi pa po members, no, ano yung makukuha nila sa workshop 4, no? Okay. So ang ano po diyan is the estate planning and wealth preservation. So sabi niya po diyan, psychology is the scientific study of the human mind and its functions, especially those affecting behavior in given context. So dito po, no, so workshop dito, mako-convert natin, malalaman natin how we can convert yung mga workshop attendees, especially those non-members po, to become members, to become savers, and to become builders. Yan, so sabi nga po, begin with the end in mind, di ba? Kapag tayo po ay nag-share sa ating mga pamilya or mga kaibigan, no, ang ating goal is, yan, maging part po sila ng ating mission. So, yan po. So sabi dyan, hot buttons, no? Hanapin yung sugat at lagyan ng kalamansi. So yan po yung purpose nung, isa sa mga purpose nung workshop, no? Dyan sa workshop, marami silang mga marirealize, di ba? Maraming, kumbaga, matatamaan, di ba, na sugat. And di ba, alam natin kapag natamaan natin ng sugat, di ba, masakit yan. At pag nilagyan mo pa ng kalamansi, masasakit yan. And, di ba, alam naman natin pag nasasaktan, ayan, doon mostly parang maraming realization and mostly doon talaga
nag-i-execute yung ating mga prospect. Ayan. So, ayan. So dito sa workshop 4, no, sabi rin po diyan, ito yung mga ano yung laman ng workshop 4. So una diyan, what source of income will you have for retirement? Ito yung mga tinatanong, no, sa mga prospect natin, no, parang kinakausap sila. Na ano ba yung income mo kapag nag-retire ka? Ayan, paano ba yung yan, anong plan mo for long-term care? Diba? Yan. Tapos, ayan, so una dyan, ano yung source of retirement income mo? Yan yung parang magiging tanong sa kanila eh. So with that, no, we can push them, no, na mag-invest and to do the IMG business. Diba? And then dyan, dinidiscuss din about long-term care. Diba? So kapag dyan, although wala po dito dinidiscuss about Kaiser, no, specific product, but dinidiscuss dito about the importance of long-term care din. So in that way, diba, walang kahirap-hirap. Pag umaten po sila ng workshop, ayan, makakapag-close po tayo ng Kaiser account. But again, no, hindi po yan automatic. Kailangan, we need to follow up. Diba? So alam po natin dapat kung tapos na ba nila yung workshop. And of course, dapat alam mo rin ano yung laman ng workshop for. That's why it's very important as member, as leaders, ano, nakaka-attend din po tayo ng ating mga workshop. Okay, and number 3 is the estate planning. So dito ma-realize po nila kasi na estate planning is not just for the wealthy. Diba? So baga dyan, diba lalo na po, mostly naman po nakakausap natin is like us, no, normal person lang na baga on the way to building their wealth. Diba? So kapag naano nila, ay yung estate planning pala is it's not only for the wealthy, pwede pala ako dyan. Diba? So mas matutrigger sila na mag-sign up na, diba? To start their planning. Okay? And ito, no, meron din po yan sa workshop natin. Ito po yung wake-up call, diba? So nakalagay dyan, meron tayong data, diba? Na nakalagay, average Filipino life expectancy. Ayan, no? 69.52 for men and 75.59 for women. So ibig sabihin lang dyan, most people will live longer, 'di ba? So ano pong wake up call niyan? Ay possible pala humabang buhay ko, 'di ba? So ibig sabihin, para matitrigger sa mind nila na kailangan ko palang paghandaan yung retirement ko. Kasi ayan, 'yan yung according sa studies. Okay? And ayan, sabi diyan, people live longer. But the bad news, most people are not saving enough for their retirement. Kaya meron dyan ang lemon, no? Yung sinasabi natin na lagyan ng kalamansi. No? Kasi most people talaga, di ba po, na kakilala natin, ayan, hindi po nagsisave for retirement. So kapag ikaw yun, no? Kapag yung prospect natin, ay ganyan, kumbaga na-realize na yan, no? So parang, ay oo nga, no? Doon mas matitrigger siya na kailangan ko mag-save for my retirement. Yan, and sabi rin po dito, retirement has less to do with reaching age 65. Diba? It has to do with money that was saved. Ayan. Okay, and dito naman po, no, sa sources of retirement income. So pinapakita po natin dito, ano ba yung mga pwedeng retirement income mo? Diba? So minsan yan, lalagyan, sasabihin ng prospect natin, oo, meron naman akong SSS, ayan, may pension naman, okay? So, pero pag dumating na dyan, no, mostly, ayan, ang target natin dito yung royalty income. Diba? So sabihin, ano ba yung royalty income? Parang hindi applicable pa yan sa akin, active income lang ako. So dyan, diba, may hit natin yung button na, yan, no, gawin nila yung business ng IMG. Dahil alam natin, diba, sa IMG business natin, meron tayong royalty income. Diba? And ayan, meron din dito, is it enough? Diba? Kasi madalas po, no? Ayan, no, tayo, no, before IMG, ako din po. Akala ko, okay na talaga, SSS lang, diba? May enough savings ka lang, no? Yung kumbaga, yung mga hindi natin natutunan before sa IMG. Pero pag nakita nila yan, what do you have? Do you know how it works? And is it enough? Diba? So yun yung psychology behind that that slide. So yeah, so dito mas magte-take action na sila. Ay oo nga, hindi pala enough 'yan. So parang ano bang kailangan ko idagdag? So yeah, makikita na nila diyan
course, yung mutual funds, yan pa, ano pa, pension plans, mga additional, royalty income, of course, yan yung isa sa mga importante. Okay, so, yan. Gusto or ayaw, no? So, sabi dyan, retirement crisis, many people now retire poor, diba? Kung ikaw yan, na hindi pa member, diba, nakita mo yan na many people retire poor, diba? Of course, no, ikaw ba, gusto mo ba o ayaw mo? Of course, ayaw mo, diba? So, isa, ayan. Again, isa na naman yan na makapag-trigger sa kanila na mag-start, diba? Yan. So, meron din doon sa ating workshop for yung about life insurance and investment. Diba? Yan. Sino dito po yung mga naka-encounter na meron na daw mga insurance yung kanilang mga prospect, diba? So, pero dito malalaman nila na ah, hindi pala enough yung aking insurance, diba? Hindi pala enough yung investment na meron ako. Di po ba? Kasi dito, papakita dyan ng workshop, diba? Tinuturo dyan sa ating workshop yung tamang computation. Ayan. So dito, of course, nireiterate dyan yung investment for your retirement na kailangan may life insurance ka if you die too soon and investment if you live too long. So again, kapag nakita nila tong slide na to, yan, again, another hot button yan. Okay? And of course, ito yung sa long-term care, sabi natin kanina, di ba? Yan, meron dito yung comparison ng short-term healthcare at long-term healthcare. Yeah, so sino po dito naka-encounter din na sabi ng prospect niya, meron na ako short-term healthcare sa company ko. So hindi ko na kailangan 'yan, 'di ba? So marami po 'yan. That's why so kasama po 'yan sa workshop natin, ano yung difference? 'Di ba? So pag naintindihan po nila 'yan, ayan, no? Automatic po 'yan pag finalo up mo sila. O kumusta ba yung yung workshop, 'di ba? Sabi may difference ng long-term care, healthcare and short-term healthcare, 'di ba? So agad ma-realize, oo nga, kailangan ko ng long-term healthcare. Saan ba 'yan, 'di ba? 'Yun ay tanong sa iyo eh, saan ba meron 'yan? So of course, ka, alam mo na. Sabi nga ng Rose Kaiser na this, no? Basta alam mo lang kung paano mo siya i-follow up, 'di ba? So that's why it's very important na alam mo kung nag-workshop na siya, kung natapos niya na. Diba? Hindi po basta lang na umattend silang workshop tapos hindi po natin finalow up. Okay? And ayan, meron din po ito sa slide sa ating workshop yung rethinking your house, no? Na kapag nag-retirement sila, 'di ba? Kailangan pa ba nila yung same house na meron sila before nung nandun pa nakatira yung mga anak nila, 'di ba? Or they need smaller home, 'di ba? So ano po yung pumapasok dito? Yung ating real estate, SMDC, di ba? Ayala Land, DMCI. So, yan po, no? Yan yung psychology behind that. Ayan. So, dito sa estate planning naman po, no? Dinidiscuss din dito yung, ano ba yung tinatawag na estate, di ba? So, yan, naka-enumerate po dyan, di ba? So, dito ma-realize nila kahit na hindi pa po, no? Kahit hindi pa ganun ka, nabibuild yung kanilang wealth, no? Kunyari makita nila ay may car ako, 'di ba? Or may home, may bahay ako. So pwede pala, no? Kumbaga, kahit ito pa lang meron ako, pwede ko pa lang umpisahan na or gawin yung aking wealth preservation, 'di ba? So yan po. So dito makikita nila na kahit normal na tao pa lang po sila or still building their wealth nga po ay pwede na po nilang i-start. Okay, and ito makikita rin po nila dito. Ano yung mga estate planning tools, 'di ba? So makikita diyan yung will, 'yan. And of course, andiyan again yung life insurance, so importance life insurance, mutual funds. So again, 'yan po yung ating kumbaga mga psychology, no, hidden message behind our workshop. Okay? And dito makikita nila, madali lang pala, 'di ba? Yung asset preservation. Diba? So makikita dyan ano ba yung benefits na kaya pala nilang gawin. And ito pag nakita nila dyan na sa IMG we have APS, diba? Yung IMAX solution. So ano rin po yan, ma-trigger din sila na i-start dyan. And pag nakita pa po nila ito, diba? So alam po natin as IMG member, diba? Malaki yung discount natin sa asset preservation. No, lalo na po kung yung ating prospect po dito ay yung talagang
baga, nakapag-build na ng wealth niya. So alam nila na mahal po talaga ang magpa ang asset preservation services, especially sa mga lawyers, diba? So ito po yung regular price niya, no? Nasa left, yung 100,000. But if you are an IMG member, nakalagay dyan 18,000 lang. So diba, napakalaki ng savings, no? So kapag nakita po nila yan, yan. So talaga mako-convert po natin sila into being a member. Okay? And yan. So may mga tanong, diba? Kung napapansin nyo po sa workshop natin, may mga tanong, diba? Do you know if you leave your assets to your child, and if the child is a minor, the court will appoint a guardian that will take care of the asset as well as the child. Diba? Maraming ganyan po, diba? So kapag parang kinakausap sila, and kung bagay yun yung sinasabi na, ay, ayokong maging ganyan, diba? Ayokong ganyan yung mangyari. So ano pong magiging action nila? Of course, ayan. So makakonvert natin sila to become part of IMG. So yan po yung psychology niyan. And ayan. So dito, kumbaga, binibigyan na natin sila ng solution, di ba? And, ayan. So dito, ito yung isa rin sa mga importante. Have an action plan. So sinasabi na dyan, ano yung dapat nilang gawin? Di ba? So increase your cash flow. So dyan, pumapasok yung ating IMG business. Ayan, spend less, save more. Have plan, ayan, reduce your debt. Di ba? May mga workshop tayo dyan. Understand how money works. Yan yung sa mutual fund natin. Ano pa? Ito, number 6, no? Importante po dyan, nakalagay, build a legacy. So, maiisip nila, paano ka magbibuild ng legacy? Diba? So, dyan po, parang inaano na natin, yung psychology natin na you need to do the IMG business. Okay? So, yan, no? So, sabi dyan, kumbaga, yan na yung ano natin na, ayan, magising ka na, you need to become a member, no? Parang, after nung lahat ng mga workshops na yan, no, magigising sila, ma-realize nila, ay, kailangan ko pala ang IMG. Kailangan kong mag-start ng aking savings program and I need to do the IMG business. So, yan po. And may workshop, may homework din po dyan. So, ano po importance niyan? Makikita po dyan. Ayan. So, makikipag-set ng appointment sa iyo, no? As the trainer or the sponsor. Diba? So, dun sa time na yon, dun mo na siya pwedeng i-follow up. Balikan mo na, ano yung mga na-realize mo? So, umpisahan na natin yan. Diba? And ito po. Yan. So dito, hinihingian na po ng share list. Diba? So umpisa na. So meron na siyang 5 share list. Diba? So yan na. Kumbaga, ano na, begin with the end in mind nga po. Diba? So yan. So, meron na tayo dyang share list. And ayan yung ating certificate. Diba? Marami po tayo nakakausap. No? Mahilig din po sa certificate. Diba? Kagaya natin. So yan po. Yung yan. And of course, after po nung lahat ng yon, no, kapag po naintindihan nila yung workshop, ayan, so talaga po mako-convert natin sila to member, saver, and builder. So yun po yung sinasabi ni Sir Joe, and nga na work smart, di ba, na i-follow lang natin yung system. Di ba po, nasa system natin yan, na pa-attendin po natin sa workshop, especially yung ating mga members din po. Diba? So kapag naka-attend po sila dyan, especially yung mga hindi pa po nag-start ng savings program nila, no, malaki po talaga yung chance na baga talagang mag-execute po sila. Okay? And kapag naka-attend po no mga, especially yung workshop 5 natin, 'di ba? Yung ating IMG business, so we can convert them to become to do our business. So yun po, yun yung importance niyan. And sabi po dyan, a mind that is stretched by a new experience can never go back to its old dimension. No, naniniwala po ba kayo dyan? No, ibig sabihin, kapag po napakinggan na nila yan, no, kumbaga subconsciously, maybe makalimutan nila, no, kung hindi pa sila mag-execute, but nandun na sa isip nila yan na kumbaga nakatanim na yan. Diba? Kaya nga minsan, kapag ako po may nakakausap ako, sabihin, ay oo, narinig ko na yung ING, naka-attend na ako ng ganyan. So kumbaga nandun po, hindi po yung mawawala sa kanila. Kailangan lang po talaga nating i-follow up ng i-follow up. Huwag po natin silang titigilan. Okay? So yan po yung ating leaders call kaninang umaga. No? But I suggest po, kung di pa po kayo naka-attend kanina, may replay naman po tayo mamaya pong 1:30. No? Mas okay pa rin po, mas for me, I highly suggest po talaga na umattend tayo sa leaders call. Okay, and a few reminders po. Yan, so Wednesday po, ito po yung topic sa ating Your Money Matters.
Yeah, so proven money strategies for the OFW, no? So, I think marami pong OFW sa atin ngayon dito. Yan, so sa Wednesday po ang most GRP upgraded. And yan sa mga yan po sa prepare to pass course, no? Sana po may nakapag-register na po tayo diyan. And meron tayong AFP summit po sa July. Ayan. And yan po yung ating financial workshop, hanggang ngayon na lang po yan na available on demand sa ating portal. After that po, ayan, ito po yung schedule natin. So every week po yan, one workshop per week, no? So kung may time pa po tayo ngayon, no, habol po tayo, pwede pa po natin yung panoorin. And ayan po, yung mga habol po sa Trainer Academy, until today po yan. And i-submit na rin po natin kung qualified na. And ito po yung ating schedule ng Trainer Academy for next month. And yan po sa ating mga SMD runners po, until June 18 na lang po yan, no, i-push po natin. Yan, tulungan po natin yung ating mga MDs na ma-promote para po, ayan, no, in return talagang mapopromote din po tayo to become an SMD. Okay, and ito po yung Power of Share list. Ayan, I think marami na po sa atin nag-qualify dyan. So yan po, no, 30 names po and 5 lang po na mag-subscribe. Meron na po tayong 1-1 na pwede po natin gamitin for our next promotion. And Power of Fast Start din po. Yan, so double points po yan. So pwede nyo po yan gamitin yan. Sabi po kanina nila, Ma'am Jen, Ma'am Luz, pwede po yan sa ating healthcare, no? Pwede po natin yang claim. Ayan, so again, of course, lahat po ng ating mga promotion na yan, of course, gusto natin yung ma-achieve. But again, go back to your why. Ano ba yung why mo? Bakit mo gusto ma-achieve yung promotion na yan? Diba? Kasi madalas po, no, sabi nga ni Ma'am Jen, kung nangihina ka, and ako po, ganun din, no? Kapag yan, no, medyo nanghihina ang team. But of course, no, sabi nga, go back to your why. Ano yung why mo, na ano yung reason mo bakit ka nasa IMG, bakit mo ginagawa ang IMG, diba? Maybe because you want to go home for good, gusto mong mabayaran yung utang, gusto mong mabigay yung pangangailangan na family mo, go back to that. Okay? And ayan, of course, work hard, dream big, and never give up. Okay, so kahit ano pong challenges na kinakaharap natin ngayon, tuloy lang po tayo. Because po, pag hindi po natin ginawa, yan, if you don't build your dream, someone else will hire you to help them build theirs. So yun lang po, Ma'am Je. Thank you po. Ayun. Niloloko ko ni Bro Ian. Nag-iisip ako ng ibang word sa ayan. Okay, that's it. Thank you, though.